Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Ang future president ng Pilipinas! Kasado na ang plano niya papuntang Malacanang. Ito po ang team song namin, Senator. Nag-iingay, naglilibot, nanunuyo. Si Mr. Sipag at Tiyaga, Manny Villar, di nauubusan ng baraha sa negosyo at politika. Ano ang alas ni Manny Villar? Ano siya? Very visionary. Long-term ang tingin niya sa things. Hindi siya yung day-to-day na ito. Anong klaseng hari siya sa kanyang sariling pamilya? His being a father came ahead of everything else constantly. He drops everything to spend time with us. Isa ba siyang joker sa politika? As a Senate President, he was a disaster. As a leader, he is a non-starter. Ngayong gabi, uumpisahan natin ang serye tungkol sa mga taong may planong ligawan ang ating boto sa 2010 presidential elections. Sa una naming handog, kikilatisin ng pro-profiles ang nag-iisang bilyonaryo sa Senado at bumabandera sa mga presidential surveys, si Manny Villar, itinuturing na pinakamalaking home builder sa Southeast Asia. Si Villar ay nangangakong iaangat ang kabuhayan ng mga Pilipino tulad ng kanyang naging kapalaran. Bubusisiin ng pro-profiles ang blueprint ng dating Senate President para sa Pilipinas sa susunod na halalan. Forbes has named you in their richest men. Baka hindi naman siguro, baka number 9. Na-apply ba yung business strategy sa Oo, politics? Ang management ay management. Anywhere. Maski saan. Organization, okay. Kailangan mo din yan. Is it true that you have spent about 2 billion pesos in ad spend so far? Hindi totoo yan. At ang totoo niyan ay napakaliit ng kumpara mo dyan sa bagay niyan. Alam naman ng mga TV stations yan eh, kung magkano yan. At malayo-malayo naman yung 2 billion. Magkaroon ng sariling bahay. Sa kwenta ng Nielsen Media Research, umabot na ng 324.4 million ang nagasta ng kampo ni Manny sa advertisements mula noong October 2008 hanggang Mayo ngayong taon. Ang 80-90% nito ay napunta sa TV ads. Tutulungan ko hanggang kaya ko. Sa mga malalaking TV networks, di bababa sa tatlong 30-second Villar ads ang ipinalalabas tuwing primetime. Ang bawat 30-second spot ay nakakahalaga ng halos 250,000 pesos. Bakit gusto niyo pong maging presidente? Bukod pa ito sa ilang infomercials na tumatagal ng 3 minuto kung i-ere. Nakita ko yung mga ads mo kay Boy Abunda, pagkahaba-haba. Walang 1 billion yun, walang half billion yun. Ganon. Walang half billion yan. Si Manny ang sinasabing biggest spender sa lahat ng mga nagdeklarang tatakbo bilang presidente sa isang taon. Siya rin ang itinuturing na pinakahanda sa lahat ng kandidato. Mataba ang bulsa at may makinarya. Sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ni Manny noong 2008, umaabot sa 1 billion ang kanyang ari-arian. Wala siyang utang. Sa tansya ng mga campaign strategists, humigit-kumulang 4 na bilyon ang kailangan ng isang seryosong kandidato sa pagka-presidente. Nililimitahan ng batas ang gastos ng isang presidential candidate sa 10 piso bawat botante sa panahon ng kampanya. Kung 47 million ang inaasahang registered voters ng COMELEC sa 2010, ang pwedeng gastusin ng isang kandidato sa pagkapangulo ay 470 million lang. Sa February 2010 pa ang opisyal na campaign period. Marami ang nangangamba sa laki ng ginagastos ni Manny ngayon na hindi pa man opisyal na panahon ng kampanya. Sabi naman niya, hindi niya kailangan gawin, no? Kasi meron siyang negosyo ongoing. Nadeklarado naman sa kanyang son. Isa si Saturo Campo ng Bayan Muna
sa mga kinakausap ng kampo ni Manny para tumakbong senador sa ilalim ng Nationalista Party kung magkasundo. Nangako raw si Manny kay Satur na tutulong siya sa gastusin sa kampanya. Ayon sa batas, ang isang kandidato sa pagkasenador ay maaari lang gumasta ng 5 piso kada registered voter. Paniwala ni Satur, hindi masama o problema ang pagiging negosyante ng isang pangulo ng bansa. Kung presidente siya, ang dapat tutok niya sa public service, no? Dapat lalayo, didistansya siya sa kanyang negosyo. No, because a while ago, sa kaso ni Manny, hindi ito ang nakikita ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Alam niyo po, nung natuklasan ni Senator Lacson, yung issue na yung singit niya, hindi na sipag at syaga, nagsingit at taga. I've always considered my wife as an equal, intellectually, and in all other things. Parang partner ko yan eh.